Isa na namang mapagpalang araw sa mga kapwa ko OFW, lalong-lalo na yung mga OFW sa bansang Oman. Kumusta po kayo? So anyway, kung bago lang po kayo sa aking channel, pakiclick naman po yung subscribe button and pakiclick na rin yung notification bell para makita nyo kung meron tayong bagong inilalabas na mga videos. And also, para masupport nyo na rin po yung aking channel. So, bago ang lahat, roll intro muna. So, ayan nga po, para sa mga nagtatanong ng mga about sa passport renewal during this COVID-19 pandemic dito sa bansang Oman, since the embassy is only have a limited services at saka, of course, limited time din yung kanilang operation, naglabas ng embassy ng isang consular appointment system. At ito po yung link, Yan yung link. consular-appointments.appointmentlet.com. Ito siya. Yan. So, makikita nyo, meron dyan yung mga consular services, passport renewal para sa adult, para rin sa minor applicants, and of course, first time, para ito yung mga may panganak dito, replacement of lost or damaged passport. Yan. Tapos, replacement of passport due to change in personal details, kung gusto nyo yan. But anyway, karamihan sa atin ngayon ang naghahanap na passport renewal. So, papakita ko po sa inyo kung paano mag-fill up. So, pagkabukas nyo po ng link, you will be presented with this one. Just click passport renewal. Yes, ayan. Time slot, mamimili po kayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I don't know kung anong mga to kasi hindi siya nakalabel mismo. But anyway, we will see. I will try to click one by one. July 19 to 26. Ayan. Ito actually yung mga time slot. So, makikita nyo dyan. Let's say for 7. Ayan. Yung 7, yan yung mga pinakauna. So, let's see. Let's say, for example, gusto kong pumunta, time slot, dito tayo, sa gitna, bandang kalagitnaan. Let's say, for example, gusto ko ng sa August. Anyway, mag-click tayo dyan. Hanapin nyo na lang yung time slot na gusto ninyo, Yan. So, let's say, for example, time slot, yan yung mga time slot. Dami naman yung time slot actually. Okay. So, gusto ko ng August 9 o'clock. August 2, 9 o'clock. So, ito po yung mga kailangan. Please provide complete and correct information. Answer or check all mandatory fields. So, kailangan nyo po ito. Yung mga naka-asterisk, mandatory po yan. Kailangan nyo pong i-provide yan. So, bago po pipilapan dahil i-blur ko yung part na yan. Kita ko muna yung mga kailangan ninyo. Email, mobile number, of course, yung first name, middle name, last name, your kasarian or sex, age, civil status, residency naman, yung address po ninyo, governorate, wilayat, and then civil status, pregnant, congratulations talaga, meron ng LGBTQA. Nice. Ganda. And then, applying for additional consular service. Ayan. Passport data page. Ayan. Kailangan nyo i-upload yung data page ninyo. Ayan. Tapos, valid ID. Kailangan nyo rin i-upload. At yung upload nyo rin yung reverse side ng ID ninyo. Passport renewal application form. Kailangan nyo i-download ito at i-print out. Kailangan nyo itong dalhin. So, requirement for passport renewal application, ayan, yung mga normal, may original current passport, a photocopy of this passport data page, the printout and accomplished passport renewal application form. So, kailangan nyo po yun, i-print nyo yun. Baka wala nang available sa embassy or for healthy purpose, for health, healthy reason, or para na rin sa kaligtasan ninyo, huwag na po kayo mag-fill up dun.
mga papel-papel doon, huwag na po, dalhin nyo na po ng sarili nyong accomplish renewal application form. Then, 24 reals, exact amount, saka cash only. Iwasan po nating barya-barya pa doon. So, ayan, save my information for future bookings. I-save nyo yan para next time na magpa-appoint kayo, hindi nyo na po kailangan i-fill up ulit to. Then, click continue. So, ayan po, you need to fill up. So, i-blur ko muna to. And just fill it up. Yeah. Okay. Yeah. Yun. Civil status. Ano ba tayo? Muscat, Patina, residence in Oman. Burn rate, for example, Bowser. Okay. Special status, not applicable. Applying for additional services? No. So, ayan. Click niyo po yan. Then, upload. Kailangan niyong i-upload yung passport niyo, passport copy. Alright. Then, upload. Then, that's it. Submit. Valid copy. Same. Yan, submit nyo rin dyan yung files. Okay, ito yung application for passport renewal. Yan, hilapan nyo lang po yan, then print. Dali nyo po yan pag pupunta kayo sa embassy, then save my information, click continue. Oh, I forgot to agree. So, click agree to bring to the embassy. Yan. Continue. So, ayan po nakikita mo nyo po dyan. Re-review po nyo yan, yung information nyo. Complete booking. Just click complete booking. Then, that's it. Your request has been received by the system. Yan. So, after that, makaka-receive kayo ng confirmation. Then, after that, makakatanggap kayo ng booking confirmation. So, ayan. Ganito po yung matatanggap nyo. Your booking has been confirmed. Yan. So, from there, you can cancel or reschedule. Yan. Yung ninyo. Yung pwede nyo i-cancel or i-schedule yung appointment ninyo kung meron pang available slot. So, yan, after that, then you are good to go. Punta lang po kayo sa embassy sa pinagkaloob ninyong dun sa pinili nyong date at saka time. Then, pakibasa na lang din po yung mga guidelines sa embassy. Yung notice na inilabas nila. Ito po yung notice. Basa po yan, napaka-importante, lalong-lalo na yung mga health and safety procedures or protocols dun sa ating embahada. Pakisabasa na lang po yan. So, ganun lang po yung kung paano mag-fill up ng consular appointment system sa Philippine Embassy dito sa Oman. So, hopefully, makatulong yung video na to. Kung nagustuhan nyo, pag-click na lang po yung like. And if you love this video, pag-share na rin po.
Kung meron kayong katanungan, we will try to answer them. If meron kayong mga comment, we will read them. And of course, we will thumbs up and like your comment. Kailangan din namin i-heart. So, yun lamang po ano. So, bago ako magpaalam, I ask you to kindly subscribe to my channel. Support our YouTube channel. And if we have enough support, we can also support others. Ano po? So, yun lamang. And God bless everyone. Stay safe. Have a good day.